Magandang araw mga tao. Ako po si Edgar M. Chan at ito po yung aking channel. Ang episode kong ito ngayon ay kakaiba doon sa mga nauna kong mga pinalabas. Although nagagawa na rin po natin kahit pa paano makapag-share sa ating mga kababayan. Pero ito po is medyo kakaiba kaya ka po ito nagawa ngayon na humarap na po sa inyo talaga ng ganito sa camera. Alam po ng mga nanonood sa akin na takot po ako humarap sa camera, pero sa pamamagitan po nito, ako po ay naglakas ng loob para gawin po ang video ng ito para sa pamilya ni Aling Josefina. Meron po tayong natulungan, although napakaliit na bagay kung tutuusin ang nagawa natin, pero dahil sa kailangan natin makalikom o makahingi ng konting tulong sa inyo, baka meron po gustong mag-share sa ginawa ni Ma'am Torkang Hilaw na pagbibigay dito sa taong ito na nagpapangalang si Josefina Umangayon. Sana po guys, mga kung sino man po makapanood nito, kung meron po kayong gustong i-share, sana po huwag po kayong magatubiling magbigay ng kahit ano para po sa pamilyang ito na nangangailangan po ng ating tulong. Tulungan po natin sila. Ako po ay kumakatok sa inyong mga puso na magbigay po tayo, lalo-lalo na po doon sa gamot na hinihingi nila para sa kanilang anak. Medyo may kamahalan po ito at medyo hindi rin po ito ganun kadali para makakita sila ng ganyang kalaki ng halaga ng pera para mabili po yung gamot na kailangan ng kanilang anak. Napakabata pa ng anak nila, pero ganito po ang nangyari. Alam kong hindi po imposible sa inyo. Kung sino man po yung merong busilak na puso dyan sa inyo, sa mga nanonood o sa mga nakakapanood nito, kayo po ay sana makapagbigay sa pamamagitan po ng aking GCash account. Kung maaari po kayo makapag-send, isang malaking bagay po ito at sisikapin po natin na makarating sa kanila ang tulong na magagaling sa inyo. Sa ngayon po, ako po yung nagpapasalamat in advance dahil alam kong hindi niyo bibiguin ang aking kahilingan na makarating po ang ating munting tulong sa pamilya ni Aling Josefina Umangayon para sa kanyang anak. Hindi po para sa personal niyang pangangailangan po ang kanyang hinihingi, kundi para po sa kanyang anak. Sana po, kumakatok po ako sa inyong mga puso. Sana po tulungan po natin. Maging instrumento po tayong lahat para sa pagbabago ng kanyang anak. Isang napakalaking tulong po ang maibibigay natin pag nagkataon na meron po tayong malikom na sapat na halaga para may bili po ng gamot at mga pangangailangan ng kanyang anak. Although hindi naman po natin kaya siguro lahat ibigay, pero kung ano po yung meron tayong pwedeng may share. Sa inyo po Ma'am Torkang Hilaw at sa iyong mga kasamahan, ang aking taos pusong pasasalamat sa pagkakataong ibinigay ninyo para mapuntahan po ang ating kababayan dyan para may hatid po yung ating kukunting tulong. At maparating na rin po natin sa ating mga kababayan kung ano po ang pangangailangan ng pamilya ni Aling Josefina. Ngayon po, tunghayan naman po natin ang kwento ng pagbisita ng aking kaibigan. Napakabait na tao po. Huwag po natin siyang kakalimutan. Suportahan din natin ang kanyang channel, si Torkang Hilaw. At nandito po, susunod na po ang kanyang interview dito po sa pamilya ni Aling Josefina Umangayon. Hi guys! So ngayon pupuntahan naman natin yung isa guys na isang kailangan din natin tulungan kasi nakakaawa din guys. So ngayon ito yung dahano namin. Naakyat kami ito sa bundok, yun yung mga kasama ko guys. Ayan. Tapos doon kami galing. Ayan. Talagang umiilaw yung yung ilong namin sa kakaakyat sa bundok. Maganda to kasi umiilaw. Umiilaw na yung ilong. Pati yung agtang umiilaw sa hingal. Oh. Ayan. So samahan niyo kami sa ating mission ngayon, guys. Thank you so much for sponsor of Sir Edgar Chan. Salamat po Sir Ed dahil po sa tulong niyo ay may napasaya tayong tao. Yo. Ate, may hapon ka nimo ate ha. Niamik mo bisita mi direk ka sa imong balay din. Kamustahan po na mo imong anak ate, kay nay nakabalita nako nga kana mo na sitwasyon kuno din ninyo sa inyong anak as imong anak.
Kamusta naman ate ang unsa man imong imong gaina ate nganong nayon anak imong anak ang una ang sitwasyon sa imong anak. Dili na ako ni si doktor la imo ato gyud. Kay naa man gidaldal niya taga nganong gyud ba taga permisa. Ah, dito siya gikan og tarlak di ay. Usa siya katawi dito po nga. Unya unsa na siya ate kay soltero na siya? Kini? Oh. Oh, 16 plus ang anto dito. Ah, nya karon pila iyang edad? 21 na. Ay, kanugo, no? Tao sa mga sinatao. Usa, pila ka magiging bata ati, maurang, usa? Kamanguran ako na, lima, may sila gawin. Ah, kamanguran, kanugo, no? Kamanguran. Uy, tarlak, layo po, uy. Ya, ano, saan na siya ni ulit, tarlak, ati? Aw, oh, andi na tuig, ha? Hili, uy. Aw, oh, ni Agi pang tuig. Mga 16, uli. Ah, uy, sakto to. Kakuan, no? Diri ko an man ni Japan diri no kanang sabi na bista Japan siya diri jin no. Tapon. So karon guys. Dai lang. Sige, guys, dia kanang dito tayo ngayon sa bahay ni Ate. Sige, halom na ate. Sige na umangayon. Si nito tayo ngayon sa bahay ni Ate. Josepina umangayon. Pinuntahan natin yung bahay ni Ate sa kayong yung anak niya na ano guys. Yun nga, nagka-problema si ate dahil sa anak niya na galing Tarlac, tapos pagdating dito parang, pag-abot si ate niya, ano? Oh, pagdating dito guys, nagtrabaho na siya sa Tarlac. Ah, bali, yung anak niya guys ay nag-security guard doon sa Tarlac, tapos pagdating dito ay parang may something na siya pa na bigla na nung tatawa. Yun nga yung pinaproblema nila ni ate ngayon. Siyempre din sa hirap ng buhay, hindi na lang masyadong maanuhan ang sitwasyon ng anak nila. Tapos may isang tao na parang ginawa rin ang instrumento ni God na nakapagsabi dito sa atin na yun nga kasi kilala nila sa atin ate, kaya ito ganyan sitwasyon nila. So siyempre pinuntahan natin ngayon, no? Para ikapangalawa itong pinuntahan natin ngayon sa bibigyan natin ng kahit maliit na bagay, kahit maliit na grasya, pero kasi simula ito sa puso yung pagbigay natin. So Sir Ed, thank you dahil sa iyo Sir Ed is may natulungan na tayong may natulungan tayong tao ngayon. So I hope na marami pang blessings na dumating sa iyo, and I hope na marami pang mga tao na may mga busilak na puso na handang tumulong sa mga mahirap na katulad din sa amin na mahirap lang din kami. Ah, ito yung ano, yung bahay lang nanay. Asa mo natulog ate? Natulog. Ah, dire? Ah, oh, dito sila natutulog. Ah, dito, ito. Dito sila na, dire mo natulog kuya? Oh, dire sila natulog si ate, oh. Dire, tas hindi ito pintuan, nandun yun sa kabila yung pintuan. Ah, pwede rin abrihan? Oh, gawang, dani? Oh, ayan. Ayan. Na, talaga naawa ako sa kanila kasi, siyempre, ako din, mahirap din ako. Siyempre, parang naano din ako pag anong sitwasyon kasi ganyan din sitwasyon ko eh. Kaya, laking pasalamat ko kasi ginawa ko ni God bilang instrumento. Ayan, dito sila natutulog ni kuya o ni ate. Ayan. Oh, ito yung bahay na tapos. Ayan, ito yung ano nila ni ate. At yung dito sila kumakain. Ayan. So, tapos. Kung ko na ito, kay kuya, matang ito. Ah. So, ito yung anak ni ate, guys. Yung sabi ni ate na galing Tarlac. Tapos pagdating dito ay, yun nga, nagtrabaho ng security yata yun sa Tarlac. Pagdating dito, ito na yung sitwasyon. Parang may bilang may something na siya. May biglang tumatawa yung ganun. Kaya yun, pinaproblema nila ni ate ngayon. Kasi syempre, mahilap na hindi yung buhay. Kuya, hello! Kasi ngalan mo, kuya? Dilig-dilig siya mukha natin, no? So hindi siya parang natulala siya guys or parang na trauma kasi tanong mo siya ay hindi siya nagsagot, hindi siya nagsasalita. Kalbale karon ate mo 21 20. Ah 21 no ani nga kuan oh kay akong pagkumangkon 21 pud to ani nga year 2000 pud to siya natawo. So ito yung anak ni ate guys na isa sa mga pinon. Ay, so bali doon pala yun natutulo guys yung ano yung anak ni ate. Ah, dito. Ah, dire. May katri yan dyan guys. Bali yan tinatulugan ng anak nila pero sa ngayon nilipat nila dito. Ginawa nila ng ano yan o ginawa lang parang kubo-kubo na may ano ng kawayan kasi pag doon kasi syempre masisira yung bahay lang ate kasi inaano daw yung haligi.
Kasi nga, siyempre, wala namang ano yan. Wala sa sarili pa. Yun, inaano yung haligi. Siyempre, wala na silang tutulugan ni ate pag, ina, pag, ano, pag pinapatuloy na daan. Kaya, dito na lang natutulog. Hindi katulog, eh. Sige, mong uyog niya. Na, yan, di daw sila makatulog. Kaya, sige, uyog-uyog yung balay. Oh, ito yung isa sa pinuntahan natin ngayon na isa sa bibigyan natin ng kaunting grasya. At least, kahit paano, may makaano tayo. And I hope na bibigyan pa tayo ng maraming blessings ni God para sa susunod ay makabalik tayo dito para mabigyan natin sila ng ibang mga pangailangan nila. Ayan yun si ayan, nakahiga lang siya guys, tapos nakakadina yung paa. Pero kusgan maguna kay pasing anak tin mo. Sige ba naputol ako gi anak lambre gi. Wala oi. Oh, lambre no. Uy. No kuya. Ayan guys, hindi talaga siya nagsalita kasi nga. Oh, hindi siya nagsasalita, parang hindi siya makaano pa. Ayan, ito yung sa ate, tapos ito yung si kuya, yung ano, papa ng bata. So, siyempre, nag-thankful din ako, sobrang thankful ko din kay God na may mga tao tayong na naging kaibigan natin na ginawang, may mga tao tayong ginawan ng instrumento ni God na parang makatulong din tayo sa kapwa natin mahirap, sa kapwa ko na mahirap na siyempre, maano din ako sa mga ganyang sitwasyon kasi ano din ako, laking mahirap din ako. Hanggang ngayon, mahirap pa din ako. Pero in God's will, syempre, kahit paano nakakain din naman. 100 mga po. Bali, ano guys, yung anak ni ate is may gamot daw yan. Tagpila ang tambal ate? 56 ang buok niya. 100 ka buok, 5,000 ka pin. Ay, bali yung gamot pala guys, sa ano guys? Gamot sa yung gamot ay nabili sa Mercury Drug. Tapos yung halaga ng gamot ang isa is 56 ate? 56 ang buhok. Tapos 100 pieces. Tapos naghalaga din yung 5,000. Kaya yung binili mo ate ilan lang? Pila ka buhok? O yung nabili ni ate is 38 lang. Kasi nga sa gawa din sitwasyon na mahirap lang din. Tapos syempre kapos din sa budget. Kaya yung sa 100 pieces is 38 lang nabili ni ate. Ano? So kami guys ay nag-ano din kami kung sino yung may mga busilak na puso, kung pwede tulungan natin sila si Atis na makabili ng gamot na makumpleto natin yung 100 pieces na gamot kasi nga sa 100 pieces na gamot ay 38 lang yun ang bili ni ate kasi guys sa sitwasyon at mahirap lang din yung buhay tapos sa budget, syempre kung may kunting mapagitaan na tira ay pang ano lang ng pagkain kaya kung maaari kami ay kumakatok sa iyong mga puso na kung sino yung handang tumulong lang, wala yan sa pilitan, kung handa, sino yung handang tumulong para kay ate, para sa sitwasyon ng anak niya sa gamot ay sana naman maano natin. Kasi syempre kung wala namang gustong magulang na pabayaan yung anak nila, syempre si ate at si kuya, nag-ano din sila sa anak nila na makumpito yung gamot para gumaling yung anak nila. Ate na, ari kung imo ka na ako yung kamay na kuan, mauro dyan niya ako madala kong ate, pero mag-ampo lang kasi hindi mo nga. Dalawang sardinas, isa ka ati, tulo rabi ni Kapilo ka. Pero bisag maora na yung gamay halaga, pero gikan dyan sa among kinasingkasing. Bali, ang nag-sponsor ani at gikan sa gawas. Amura ning gibahin-bahin ba gikan sa gawas. Gikan sa kanang kuan ba, ang rasya nga kuan para mabahin po. Ayan si ate. Ayan. Ate, anong masasabi mo sa natanggap mo ngayon na from Sir Ed na tinulong? Anong masasabi mo ate? Salamat sa nagbasa din sa kuwa. Oh ayan. Maraming salamat daw sabi ni ate dahil sa kaunting tulong kahit paano ay may magamit din sila ni ate. Ayan, maraming salamat sa ano. Ate, basta wag natin kalimutan na magpasalamat sa Panginoon kung ano man ang mangyari, ano man ang hamon dumating sa ating buhay. Salamat ate.
ako rin po ay nananawagan sa barangay officials, sa mga barangay health workers at kung sa local government unit ng lugar na kung saan po naroroon sina Aling Josefina o Mangayon na kung maaari po mabigyan po natin sila ng oras at panahon para po magpuntahan o mabisita natin ang kanilang anak para po nang sa gayon ay matingnan po ito ng dalubhasa. Baka naman po meron pa po tayong magagawa para po hindi po maging problema ng mag-asawa ang kanilang anak. Sana po ako po ay ulit na kumakatok sa mga puso ng mga taga-barangay, ng mga taga-local government unit dyan, sa munisipyo, sa barangay man, na sana po makarating po sa inyo ang mensaheng ito, na sana po meron po pumunta sa inyo para tignan o suriin kung ano po talaga ang kalagayan ng kanilang anak. Nakakaawa po tignan at nakita naman po natin kung ano po ang klase ng pamumuhay meron sila. Kaya napakalaking bagay po sa kanila mga kaibigan kung ano man po ang ating tulong na may bibigay o makakarating po sa kanila. Sana po talaga wag po natin silang biguin. Ito pa rin ang kanilang munting kahilingan. Maraming salamat po. At ako po yung lubos na nagpapasalamat sa inyo, sa lahat, at sana po tulungan ninyo ako. Maraming salamat. God bless po. Kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Edgar M. Chan, sa mga hindi pa lumikit sa akin.